guys. And muli sa aking channel, meron tayong gagawin ngayon. At Paul Hilo po from Pigeon Habitue by Fancier Loft. At ngayong araw na to, yung ano natin, itong yan, dalawang young birds natin ngayon. Ngayon natin gagawin yung unang alpas nila or unang pagpapalipad sa kanila. And sana, no, sana hindi sila pumitik kasi ano yan eh. Almost 3 weeks na nung nahiwalay ko sila sa ano, kung siguradong ako, almost 3 weeks na nung hiniwalay ko sila sa magulang nila. And ayun, familiar na rin sila sa Flyers Loft at dyan din sila na madalas kumakain. And I hope na ano, na okay na at handang-handa na silang lumipad at rumonda. Subukan ang kanilang mga bagwis sa paglipad. And eto, update ko kayo guys sa ano, sa mga ibon natin na may tawag dito na nagkabulutong, no. Kunin natin. Bale, ito guys. Ito yung isa. Mapapansin ninyo yung sa unang video ko, ang laki-laki niya tapos dilaw. Nung napansin kong natuyo na, ganito yan, no. Wala na. Effective yung thymol. 8 days ko sila binigyan ng gamot. Napansin ko yung sobrang laki na ano, langib. Di ba yung sa sugat, yung parang balat ng sugat, yung langib. Nung natuyo, trinay kong tuklapin kasi yun yung sabi sa akin ng kaibigan ko na nag-iibon, sabi, tuklapin mo. Nung tinuklap ko siya guys, pagtanggal ko nung pinakalangib niya, napansin ko merong sumasama na parang mga yung pag pinutok mo yung tigawat mo, yung parang ano sa loob, yung parang bigas. And eto guys, nung tinanggal ko, tas ang daming butas-butas na kakakilabot, napansin ko nung pinisil ko pa siya, nadudurog siya pa unti-unti, natatanggal siya, naaag na siya. Sayang nga hindi ko na-i-cover sa aking video kung ano yung ano, kung paano siya tinanggal. Talagang antindi guys, grabe. Kala mo keso na nababaklas, no. Tapos bobo siya nung kinakalas ko, na bilog-bilog. Yung alam niyo yung atis, kapag biniyak niya yung atis, yung laman ng loob ng atis, ganun siya yung pag nagka-hiwa-hiwalay. And habang di pa fully recovered at may nakikita pa akong mga senyales ng pagto ng pigeon pox, no? Ng bulutong. Tingnan natin sila. Ngayon hindi ko na bibigyan ng thymol. Ang ibibigay ko na lang is paminta hanggang sa mawala na yung mga ano. Kaya paminta na, kasi yung paminta natural siya, no. Mahirap kasi kapag laging gamot, may masira yung atay ng kalapate. Kunin natin yung isa. So ito yung isa, yung sa video last time, kung mapapansin niyo sa mukha, tad-tad din to, pero ngayon wala na, yung nandito sa ilong niya wala na. May konti na lang dito sa may ano, sa may mata yan, kung napapansin niyo. Yung sa tenga wala na rin. Sa butas ng tenga, yung dito sa pakpak wala na rin, magaling na. Wala na yung ano, ayan. Pakpak. Malinis na. And higit sa lahat yung sa puwet, no. Maalala nyo yung puwet niya dati? Yan, wala na rin, no.
Ayan, malinis na. Yung gaya na sa unang video, grabe. Yung puwet nyo natatakpan ng ano, natatakpan ng bulutong. Ayan nga, meron pang konti oh. Tanggal natin. Pero yung pagaling na rin, bibigyan na lang din natin to ng paminta para hanggang sa mawala na talaga yung signs ng ano, yung signs ng kanyang bulutong. So ayan, alpasan natin yung ano, alpasan natin yung dalawa. Eh kung mapapansin ninyo, dyan sa loob merong dalawa dyan na napabatcher pa tayo na may naputol yung pakpak. And ayun nga, atanggalin muna natin kasi para walang makulit. Yung mga inakay natin eh, hindi umalat na sila. Yung mga inakay natin eh, na pa-viewing na natin yan mula nung hiniwalay natin, no? Ito, bigyan ko kayo ng tip kung paano, kung paano ko ginagawa yung pagpapabatcher ko. Pagkahiwalay ko sa mga magulang, after 25 to 30 days na nasa magulang sila, pagkahiwalay ko, nilalagay ko na sila sa ano, flyers loft, no? Today kasi hindi kasi bakanting bakante yung flyers loft at may mga breeders sa loob kaya medyo naging mahirap, no? Pero dapat ganun ang diskarte ko, ganito. Bakante yung flyers loft, yung mga flyers lang yun nasa loob, tapos within 7 days eat all you can sila, no? Talagang eat all you can. Talagang pinapakain ko sila ng bonggang-bongga. At pagdating nung after nung 7 days, yung susunod na 7 days, doon naman, ano ko na sila, tinatakalan ko na lang sila ng pagkain. Tinatakal-takalan ko na sila. After that, ng 7 days na yun, i-viewing ko sila ng next 7 days. Naka-viewing na yan. Tapos, after nung 7 days na viewing, binabalik ko sila sa cage. In total of 1 month, pinafamiliarize ko na sila dun sa ano, sa cage at sistema ng oras ng pagpapakain. Ito guys, dapat yung oras ng pagpapakain nyo consistent. Kung alas 8 kayo nagpapakain, alas 8. And sa kada pakain ninyo, sisipul kayo para alam nila it's ano na, feeding time, no? Dapat sanay yung kalapati ng ganyan para hindi kayo na mo problema sa pagpapapasok. Ayan na sila. Pina-familiarize nila yung ano, yung lugar. Kasi ang viewing deck ko ito lang. Yung bubong lang na yan, masyadong mababa. Hindi nila masyadong panawang ano, bawat dako dito, no? At buti na lang din yung mga lumilipad dito sa atin, hindi sila sumama. Kasi kung sumama sila, malamang may lalayo sila ng mga yan.
At kasi nagjojowaan eh. Ayun, yung magjowa lumipad na. At ayun, medyo hindi pa sila may lumipad yung dalawa. Pati sa pagdapo, hirap pa oh. Pansin ninyo. Ayun, yung dalawa. Ito yung isa. At ayun yung isa sa poste. Old birds natin na nasa taas. Sila. So ayun nga guys, isang tip pa din, yung old birds dapat talaga hindi sila kasama ng young birds, no? At mas maganda rin sa loft na alam mo yung gender, yung babae magkakasama, yung lalaki magkakasama. Isang nakaka-apekto sa pagtambay, especially sa training ng mga ibon, is yung ano, nagliligawan sila, kaya mas maganda magkahiwalay. Iba yung alpas ng babae, iba yung alpas ng lalaki, no? Meron kang alternate schedules for that, para mas maganda yung training nila sa liparan. And then ano, tatambay pa yan, ganyan ang mga young birds, no? Kahit na viewing mo na yan, kahit ano, tatambay pa yan, titingnan-tingnan nila yung paligid o obserbahan nila. Kasi bago sa paningin nila yan. And isa. And ayun yung isa yung nasa dulo, katabi niya yung couple. Ang oras is... 7:00, sakto lang. Sakto lang ng time ng ano, ng release. And hayaan na muna natin sila diyan, guys. Update ko kayo kung ano, kung uuwi ba yung dalawang young bird na yan o pipitik, no? So, ayan guys, tapos na sila mag self viewing and ilang minuto na lang, mag-alas 8 na. Kaya kailangan na nilang bumaba para kumain, no? And ito na, nire-ready na natin yung pagkain natin. Ayan. So, sigasuin muna natin, guys. Lang sila kasi ayun, nagkakainan sila. Ilang sila sa nailang sila dun sa nailang sila dun sa mga orders na nakain sa loob. Kaya sobrang importante na yung Flyers Loft nyo is exclusive para sa mga new bloods na ano, na tinuturuan nyo lumipad. And itong mga to, di pa masyado marunong lumipad, tumadapo-dapo pa lang sila sa mga poste. And okay lang yun, normal yun, natural, hindi mo naman puwersa. Pero kapag nakita mo na na nakakaronda na, doon ka na ngayon gagamit ng flagging, no? Yung flag. By the way, yung flag nga pala guys, hindi siya ano, hindi siya pang design ng ano na sa loft mo. Pang ano 'yon, pang taboy talaga ng ibon 'yon, kaya wag mong ikakabit dun sa ano mo, kung i-stay, no? Kasi pag nakasanayan nila 'yan, hindi na sila may ilang sa flag. Yung purpose ng flag para ilangin sila. Ito yung dalawa.
Okay na yan, dalawang yan. Siguro uutuin ko na lang sila ng pagkain. Pinakamaharot ko talaga yung puti eh. Close ko kasi yun, kaya ganun yun. Anyway, pakainin na natin sila, no? Ito guys, number one rule ha, tatandaan nyo ha, sa loob lang ang pakain, sa loob ng loft. Huwag na huwag kayong magpapakain sa labas kung nagtitrain kayo ng ibon, kasi magiging matigas ang ulo ng ibon ninyo. Hindi na sila mahihirap kung kayong papasukin sila sa loft. Okay? And so, yan. Maganang-magana naman sila kumain. And itong dalawa, susunod, sila na may papasok natin dyan. Para turuan na rin lumipad. Turuan lumipad. Natural nga pala sa ibon yung lumipad, no? Para sanayin na ano, na umuwi sa kanilang ano, loft, no? So, yun nga guys. Maraming salamat for Pigeon Hobby Tube by Fancier Loft. I hope may natutunan kayong diskarte kung paano ninyo iba pa watcher yung ano, yung mga young birds ninyo, no? And also, yun nga, kung bago ka pa lang dito, subscribe, comment, like, and share. At maraming salamat guys, and have a great day everyone.